Ask people if they have the breathing lane. If you advise our staff upstairs when you check in, so we already know this. Now we can't do anything here, okay? So you just change because your next flight is go 12 o'clock. Now you need to collect your luggage and you need to change your ticket. We don't have money anymore. That's the reason why we are requesting you guys. So, hassle pa po, no? Bigla ang vlog. Kasi, late na po kami. As you can see, wala na pong tao dito. Naiwan po kami ng eroplano. Hindi namin alam gagawin namin. So, natagalan po kami dun sa immigration kasi sobrang haba ng pila. Tapos, nakikisingit kami sa iba. Yung iba pumayag, pero yung iba hindi pumayag. Ayaw nila magpasingit. Eh, sinabi namin na ang boarding time namin, eh, malapit na. Maaga naman po kami nag-check-in. And dito pa po yung airplane namin, sa totoo lang. Ayan, no? Pero sinaraduhan na po kami. Maaga po kami nag-check-in. 6 a.m. ka, no? Andito na tayo. 6 a.m. po, andito na kami. Pero sobrang haba ng pila sa immigration. So, pag-akit namin dito, as in, 8:30 yung lipad ng aeroplano. Andito tayo mga, sa mismong pila tayo dito sa taas. Siguro mga 5 minutes before 8:30. Ayan, andito na po kami sa taas talaga. Ayan. Pero ayaw nang pumayag nila na magpapasok pa, gate closed na daw. So nagre-request kami, sabi namin mabagal kami maglakad kasi yung nanay ko bulag. Sabi ko, my mother is blind. So inaano namin siya. Nakiusap kami, sabi ko, please, kasi sila yung nagde-decide kung i-gate closed na, 'di ba? Yung mga nasa information, eh wala pa namang 8:30. Tapos sabi nila, umakyat daw sila para hanapin kami, pero wala naman, hindi naman namin sila nakita. So ayun, nakakalungkot lang kasi hindi namin alam gagawin namin ngayon. Magpaparibok po kami. Hindi namin alam kung uubra to. Kasi sabi, pag nagparibok, syempre may additional payment pa. Diba? Sure ako, wala pa akong ligo talaga kasi bumangon lang kami sa higaan. Madaling araw pa kami gumising. So, papunta na po kami ngayon sa... Saan tayo punta, Ted? Transport. Counter. Sana ano lang, wala na kaming masyadong pabayaran. Sana walang rebooking fee. Anong tawag ito? Penalty na lang sana. Putek, nung bigla nag-gate close. Pag-akit natin ng saktong gate close, di ba? Pag-akit namin saktong gate close. Yun nga eh. Saktong gate close. As in, kakapindot lang nila. Natulala talaga kami. Nanghina kami. Ito na nyo naman yung tsura ko, guys. Excuse me. Nakaka-stress. Hi, where's the transport counter? Yeah. Yeah, because the airplane just left us. So we need to catch the next flight. Filipino? No. Yeah, we're seeking help because we're just late there 10 minutes, but then the plane is there. They did not allow us to get in. We have a blind passenger. They should just give us consideration. Yeah. See, we have 6 tickets. This is so expensive now. Right there. Shit, magkano kaya to? Putik! Naghahanap na po kami ng Pilipino dito. Baka may tumulong sa amin. Ang hirap talaga pag nasa ibang bansa ka, no? Pero sa amin, nag-delay na lang yung flight. Ay, walang delay dito, te. No? Ay, alam mo lagi ba? Eksakto. Oh, kuya ko, nawala na rin dito. Oo? Sobrang eksakto po talaga dito. Kaya kailangan siguro 3 hours andito ka na talaga, no? Before the ano. In fairness naman, kagahapon pa kami nag-check-in, guys. Doon lang talaga kami nahirapan sa immigration. Sobrang tagal, tapos sobrang jam-pack ng pila. My gosh. Sana hindi lang tayo pagbayarin ng buong ticket dahil mahal yung ticket natin. Yun lang yung wini-wish namin. Hopefully hindi, kasi hindi na talaga kakayahanin. Lesson to sa mga nanonood. Siguro mga 4 hours dapat andito na kayo, no? Lalo mag international to eh. Oo. Kaya nga tayo yung kagabi pa lang, di ba? Winnerbing web check-in ko na tayo. Oo. Para pasok. Kaso alam nyo guys, sobra, kung akala nyo mahaba na sa atin, mas mahaba dito. Tapos wala kaming priority lane, so... Siguro dahil December 31 din, hindi kaya? Siguro. Kaya ganun din kahaba talaga. Kasi yung iba nga, yung mga iba nga sa pila namin nakikiusap eh, pero ayaw pumayag talaga ng iba. Mahigpit sila. Oo. Yung mga iba may pumapayag naman, pero wala eh. Ang hirap talaga eh. Hindi sa lahat ng oras sa mapagbigyan yung mga pakiusap eh. Totoo.
totoo ka dyan. Sabi ni Almira, 10 times yung sakit na naiwan ako sa plane ng Boracay dati. Oo, iba to. Kasi yun, mag-isa lang ako eh. Ay, dalawa lang tayo eh. Pero ngayon kasi buong pamilya ko, sabay-sabay tayo naiwan. Oo. Alam mo yung feeling mo na andun ka na, pag akyat mo, bigla nagsara, gate closed, tapos nakiusap ka, walay. Hindi na nga kami masyado natulog, 2 hours lang yung tulog namin eh. Kasi gumising kayo mga 4 a.m. te, di ba? Daling araw po kami gumising. Tapos syempre, biyahe pa papuntang airport. Actually, maaga naman talaga kami dumating dito sa airport. Yun lang talaga, dun kami nahirapan sa immigration. So ito, ang proseso ngayon, kukunin ulit yung mga baggage namin. Tapos, lahat, uulitin lahat ng proseso. Ganito po yung mangyayari kapag naiwan kayo ng aeroplano. So, alam nyo na, ganito po yung stress. Stress level, level 11, ganun, lagpas 10, as in. Siyempre, yung stress na hindi ka makaka-uwi, pati yung stress ng double yung butas ng bulsa mo. Diba? Hindi pa namin alam kung magkano yung penalty ngayon. So, after nitong bagahe, dun pa lang na yung malalaman kung magkano yung babayaran namin. Naka-web check-in na kami, naka-counter check-in pa kami. So, hindi talaga namin alam na, hindi namin in-expect na ganun talaga kayo maiiwan. Kasi kampante talaga kami kanina eh. Tsaka, di ba sa Pilipinas, may nagtatawag pa sila. Pilipinas eh. Sabi naman nila, nagtawag daw sila, pero bakit hindi lumabot? Parang hindi ko naman sila nakita. Andun kami sa ano ng immigration, wala namang nagtawag sa amin. Tsaka wala namang nag-ano. Di ba sa Pilipinas may card pa na pinapakita na living, ganyan. Wala talaga dun sa amin. Lesson learned talaga. Yun nga lang. Nakakalungkot. Oo. Nakakalungkot po doon. Ang mahal conversion ng tickets mo. Oo. Stricto talaga sila dito. So alam nyo, may ano din pala. May magandang naidudulot yung ano sa Pilipinas. Yung laging ano. Ang tawag ito? Late na flight. Delayed flight. May maganda na itudulot minsan eh. Last minute umasok po kami na sana delayed flight. Asa naman kami. Wala talaga dito. So on time talaga sila. May good news po kami. Ito po yung bright side ng mga iwans. 10 po kami naiwala. Ang maganda po doon, maglalaro po kami ng pinakasosyal na trip to Jerusalem dahil may 8 slot na lang doon sa next flight. Oo, so sisingit na lang kami doon sa 8 slot. Sana mauna kami doon, no? Oo, kung hindi may maghihiwa-hiwalay na naman. Matututuo yung biruan namin na maghihiwalay ng aeroplano. So, sabi ko, worst situation, paunahin ko na lang siya umuwi. Kasi kailangan niya talagang makauwi mag-New Year sa kanila. Eh, kami naman, okay lang naman kami dito kasi magkakasama naman kami. So, dito na kayo mag-New Year. Oo nga, kaso naman, pero hindi naman kung kaya. Kung worst lang. Oo, hindi naman kaya ng puso ko na iwanan kayo dito. Magrambulan pa kayo rito. At maiwanan na naman kayo ng susunod na flight. Anong gagawin? Magwawala ka. Kaya nga, let's hope. Ngayon, kuno yun ang measure ko. Fingers crossed nakikita na makuha niyo, namin. Oo, nakikita niyo ba yung mukha ko na sobrang, anong tawag ito? Nawala tayong ligo. Hindi, sobrang ano to, putla. Sobrang putla po ng mukha ko. Kita niyo, as in talaga. Kasi super nagtatakbo po talaga kami. Ito super layo nun. At wala pa kaming kain, wala pang kahit ano, wala pang tulog. Kaya tingnan niyo, ganito yung pagmumukha namin. Alam niyo, kanya-kanyang takbo. Si David, kahit bata, takbo, go! Tapos hindi pa rin po kami umabot. Ganun talaga, hindi lahat ng hinahabol natin nahabot. Pero di ko kaya! Talaga iiwanan ka pa rin yan. Pero ang lesson kahit yun, makiusap ka. Ayun, kahit makiusap kahit ka. Kahit makiusap ka na, huwag muna. Huwag. Kahit makiusap ka, iiwanan ka sa kaya rin. Hindi. Kurugot. At saka ano din talaga ang lesson learned. Tapos, hindi pong magdi-duel ka lang, pero kailangan mo mag-move on. Katulad niyo, next level lang kami. Oh. Ang next goal kasi, namin makatch. Oh, kasi time. Kapag na-stuck kami sa kapag na-stuck kami sa pagmumukmok at bakit susukuhan. Ganun, bakit ganun, wala mangyayari. So, kailangan kumilos ka agad. Para sa love life lang yan. Kailangan kumilos ka agad. Wala ka ng paraan, yes. Mag-move on ka. And next airplane. Ready next. Ganun talaga. Diba? Nakakapagod lang talaga. Alam mo yung masukasok. Pagpasok po dun sa last check-up, pinapasok pa kasi kami, di ba? Pinapasok pa kami. Andun pa kami sa mismong opening na ng aeroplano, yung pagpasok na dun. Nakapila na kami dun. So, akala namin okay na lahat kasi dun na kami nakapila eh. So, may pagdating sa amin, oh, wala na daw. Pagdating namin, nagtataka ko, ba't puro Chinese? Napakungkong na pala yung tingnan. Oo, iba na pala. Wala pala sa Manila.
So kaka-close lang daw. So wala, naiwan ka alam talaga. Alam niyo si Kara para siyang yung si ano si Dawmin si kanina nakatingin ng mga tao doon. No, we need to catch. Umiiyak na ako doon. Can you please just help us? Only consideration, please. Ganun-ganun ako. Umiiyak na talaga ako kanina sabi ako, ko. Sabi, sabi, you need to buy we don't have money. Oo, nagdrama na ako. We don't have money anymore. That's why. Yeah. Gusto lang siguro sabi nila, anong pakaan? Si David din po nanglulumo doon, sabi niya. Tulala na si David. Oo. Kasi tapos, super takbo eh. Si Jella naman, nagagalit din. Nag-emote sabi niya, sabi kasi dapat tumunta kayo na maaga, sumagot si Jella, we woke up 3 a.m. Siguro sabi nila, paki namin. Wala nang pakialam, anong oras kayo kumisay? Sabi, nagtawag daw sila. Wala talaga. Hindi mo namin naiintindihan yung tawag nila. O, ano pa? Alam nyo, tawa-tawa pa kami. Alam nyo kasi ito yun eh. Nung na-realize namin na malilate na kami, sumingit kami. May mga iilan, yung ibang layo, mga Asian, pinasingit kami. Pero na-stop kami doon sa hindi ko nasasabihin kung ano. Hindi talaga nila kami pinapasok. Alam nyo mga tayo, pag dumating sa punto yung may maliit na bagay naman kayo pwedeng gawin sa ibang tao, pag bigyan gawin nyo na. Oo. Kasi hindi naman magiging kabuwasan ng pagkatao nyo kung pinadaan nila kami. Kasi sabi, kakasara lang daw nila ng gate pagdating namin doon. So sayang no, siguro 1 minute na lang nakaabot pa tayo kung pinagbigyan tayo ng mga nasa pila. Pero alam mo may nag-chat din kasi nag-post ako ngayon sa ano sa Facebook at sa Instagram. May mga nag-comment doon na ganun din daw nung kahapon or nung mga nakaraang araw, jump back din daw talaga sa immigration dito. Super jump back po talaga yung pila kanina sa immigration. Tagal lang ayun. So ayun, anyways. Sinusundo na po namin ng mga bagahe namin. Si Tinkate na sila sa aeroplano, inok-inok po sila. Andun sila ngayon naghihintay. Umaasa sila makakasakay kami at makaka-uwi ngayong araw na ito. Ganun lang ah. Alam niyo ba, super nagmamadali si Kara. Pag-gising niya sa amin, nag-book agad siya ng Grab. 2 minutes na doon na yung Grab talagang Ganun talaga ako madali kanina. Kasi nga, di ba, alam ko naman na importante ito. Pero kung kailan ang aga naman namin dito, dito pa kami na late. Ano ba yun? Grabe. Gumaling yung sipon ko sa pagtakbo, sobra. At ako feeling ko magkakasakit ako pag uwi ko. Ako dito, boses ko pa lang. Sana makatch namin yung susunod na flight para sama-sama kami sa pagkakasakit. Mas lumay mga pagkakasakit. Asan na ba? Ang tagal. Baka maunahan tayo ng iba. Hindi baka naunahan yung pagkakasakit sa Pilis. So the moment of truth, makikiusap na kami dito. Sana may space pa sa airplane. Para sa amin, ito na, nakapila na kami. Okay, so nakakapanghina lalo, latang-lata na kami. Hindi daw pwede. Dahil ang rebooking fee ay, or yun yung tawag dito? Penalty. 1,000 ringgits plus. So sa peso, 12,500 ang pataas. Yun po yung babayaran namin per head. Eh, ang dami namin. So sobrang laking hassle nito per head. And yun yung 5:30 p.m. pa. Tinatry na yung mag-book ngayon para mas mura pero medyo mahal pa rin. Hindi ako makapaniwala. Mas mahal pa yung penalty kaysa sa mag-book ka. Nama terbalik je. Benda-benda memang dua orang. Kenapa tak ambil gosho je kat dekat gate? Kalau kata kau float, benda tu kalau benda. So hanggang ngayon yung lips ko namumuti pa rin. Namumutla. Pinakiusapan na po namin doon sa loob pero 50-50 pa. So waiting pa rin kami dito after 30 minutes balikan doon namin yung opisina. Naglakas loob lang kaming kumatok doon sa supervisor's office, no? Walang tao sa Philippine Airlines, eh, dapat doon kayo makikusap kasi baka yung mga Pinoy doon. Makatulong, no? Oo, pero sarado po kasi since it's 31, New Year nga, so medyo mahirap talaga. May dumaan na pong Pinoy dito, nakita na namin. Nakilala na kami. Nakakahiya mga itsura namin. So ayun. Nagka-try na rin kami ng mag-rebook. Wala kaming choice eh. Sobrang mahal talaga, pero wala, laban na. So more than 50,000 oh, yung paggastos namin dito. Nakakaloka. Grabe po yung init, lamig, sipon, pagod. Alam nyo, time check, alas 12 na po ngayon. Yung airplane namin nakalapag na dun sa Manila. Kami andito pa din. Hindi pa kami nagla-lunch, wala pang breakfast. Kasi wala pa kaming ligo, ito pa rin yung mga suot namin mula kahapon. Kasi nga, ayaw na yung maiwan. So, pagka-uwi namin ng bahay, nagligpit lang kami, umidlip saglit, tapos umalis na rin kami ng madaling araw. Okay, so may hatol na po. Ang hatol ay, hindi nila kami matutulungan. Wala din kahit na anong discount, so... Para po kayo mga basang sisiw dito.
Hindi ko na alam sasabihin ko. So nalulungkot ako na naiiyak na hindi ko alam mararamdaman ko, pero kailangan mag-move on at kailangan kumilos na kasi baka lalong magkapunuan. Yung next na price na is 18,000, di ba? 18,000 and 20,000 per head na yung pamasahe. Kahit bukas at sa mga susunod. So wala ding ano, kahit magpaiwan kami dito, ganun din kamahal. So kailangan ngayon na lang kami umalis para hindi ko masyado magastos. Nakakalungkot. Okay, so kanina pa po ako dito, mula alas 12, mag-aalas 2 na po. Dalawang oras na ako nakaupo dito. Tumayo muna ako kasi sakit na ng puwet ko. So si Almira, nasa kanya lahat ng passport. Sinundo niya sila mami. Pero hindi raw pinapayagan makalabas sila mami dun sa taas. Nasa gate na kasi sila mami eh. Hindi pa pumabalik si Almira mula kanina. Sobrang nahihilo na ako sa gutom. As in, ihimatay na ako konting-konti na lang. Stress Malaysia pala to. Pero kakaibang experience to, grabe, hindi ko kinaya. So ngayon, nagtatry pa rin ako mag-book. Medyo punuan na po lahat. So, pagbalik ko mamaya, tignan natin kung kumakain na ba ako o ganito pa rin yung lagay ko. Okay, so wala pa rin kami nakukuha ng booking. Nakakaloka. Wala kaming breakfast, wala ding lunch, tapos nahold pa si immigration sila mami. Pinuntahan pa doon ni Almira. So ito nang lalata na po kami. Hindi ko alam ba't sila hinold sa immigration. Ayaw silang palabasin. Alam mo ba, nakakapayat yung pagka high blood ko. Bigla ko nang naging anak si David, tapos nanay ko si Tita. Sabi ko, my kid haven't eaten yet since 4 a.m. Ba't ba sila nag-hold sa immigration? Ayaw nila akong papasukin to about the passport. So naubos po yung English ko. Nakipag-away ako. Ano ba? Nahold ba o ano? Tapos sabi ko, yung mami ko, bigla ko naging nanay si Tita Kati, kapatid ko si Cara. Sabi ko, may diabetes yun, hindi pa yung kumakain. So naubos yung English ko sa kanila. Ito na nga yayat sa kakabantay ng mga bagahe. Siya po yung naghawak ng mga bagahe mula kanina na naghiwalay kami. Well, kailangan namin maghiwalay para ma-accomplish to. Kaya nyo pa? Sige, gutom na gutom? Sige, andyan ka na sa gilid. Ay, hindi ko na kaya. Gusto ko na kainin yung ilaw. Waiter, pakikuha kami yung tubig, please. Wala ko kaya't eh. Wala ko. Wala ng mga boses. So wakas makakain na po kami. Alas 3 na. Biro yun yung wala 8:30. Hanggang kayo alas 3 palakad-lakad kami. Sobrang putla na ng mukha ko. Nakakahiya sa mga tao nakakita sa akin dito. May nagpa-picture pa. Mukha akong musang. Pilit ako te. Sabi ko sa kanya, sir, can you help me? The number is 1282 and the number down there is 1270. My kids is so hungry. My mom has diabetes. No. Ikaw, kids din kita. Tsaka si David. No? Kasi ganyan. Sabi niya ganyan, okay, here's what you can do. You go there, you talk to the boss. Nakipag-usap. Eh, di ba ginawa na natin yun, te? Te, nagkwento ulit ako, te. So, bawat isang tao nakikita ko, pinapagkwento ka. Excuse me, I need help. Why? Sabi niya, oh, you need to call the immigration. Sabi ko, no. We already did that. From the immigration. Yeah, you listen, ha? This is the number. You call them. You tell them that your mom and your kids inside. No, I'm not Malaysian. I don't have number. Sabi ko, you don't have number. No, I'm Lobot. Paano wala ka pag-charge? Tapos naawa siya. Sabi niya, okay. Give me the password. Siya kasi ang haggard mo. Wala na akong boses. Atsura mo. Wala na talaga akong boses. Okay. Sabi, okay, give me the passport of your mom. Okay, this is a passport. But my mom is blind. Oh, yeah, so how can she go out? Can you just get me inside? Please, get me inside. Tapos na, hindi lang yun. Tinulungan ako, di ba? Oo. Nilipat ako sa kabilang kwarto din. Nagkwento na ng kilot. Alam na nila yung life story natin. Nasabi, okay, yala. Give me your passport. Take my passport. This is yours. Sabi, just get me inside. I need to hand over the passport so they can go out. Ang ending, in-escort nila ako. Pagdating sa machine din, nagkwento na naman ako. Hindi ko na kaya. So, puro kwento. Sa article ng newspaper ng Malaysia. Na nagadjari na tayo. So, realize ko. Magbuo family sabi and their... Eh, sabi, so and you, their PA. Wait. So you, your sister, you and your sister outside, yes. Ang iniisip ko, sana huwag siyang hanapin. Hindi kami magkamukha, te. Wait, video call ko nga to, te. Sabi niya, that's your sister? Where's the another one? Oh, pinakita kita. Oh, that's the sister.
Nakashock. Kuya nga. Sabi, oh, so you have two sisters. Yes, yes. Tapos sabi sa akin, okay, you video call your family. Ano, mukha kong ulila? May family ako to. Eto, may family. Sabi ko kay David, David, ipakita mo. Okay, that's my family one. That's my family. Sabi ko, you know, in my country, sabi ko, siyempre wala na akong English, hindi ko na alam. Nakakaloka. Wala pa tayo sa adventure namin ni Cara doon sa Malaysia manager. Dapat lagi mag-partner. Nag-vlogger kami. Sabi niya, okay, what's the whole story? Ay, naku po. From the start, sabi ko, talaga, you know what? We missed the flight, that's all. Ako, hindi ko na alam yung English, sabi ko, the plane left. We're here, the plane left. Hilong kami. Pero sabi ko, the gate close, eh. We cannot go in. So, abangan ulit ang susunod na kabanata, parang teleserye to. Isang araw ng teleserye. Okay guys, so ginawa na namin ng lahat. Kinausap na namin yung manager kanina. Kinausap na rin namin yung counter. Nakihiram na kami ng credit card. Yung card ko hindi rin umubra dito, lahat ginawa na namin. So, ano ba ang verdict? Makakauwi ba kami ngayon o hindi? O dito na lang kami kasi siguro mga next week pa magmumura yung pamasahe sa dami namin. Ano? So, mag-stay ba kami ng 1 week dito or what? So, ang sagot ay... Sobrang saya po niya. Nakakahiyak. Pagkatapos po lang sobrang pagod namin maghapon. Time check, mag-alas 4 na po. Klawin pa lang po namin na sa... Nagkahiwalay-walay po kami, nagkatagpo-tagpo na ulit ang pamilya. Simula alas 6 na umaga, nandito na kami sa airport. Oo, so, at wala kami ginawa kundi maglakad na maklakad, makipag-usap, makaawa. Ngayon pa lang kami nag-lunch, so magpa-5 na. So, nawala na po kami ng pag-asa, pero may milagro pa rin nangyari. So, makakauwi na kami. Siguro pinanood niya yung YouTube channel. Oo nga! Kasi kanina nang iniwan namin siya, sabi niya, sorry, wala na daw pag-asa talaga. Tapos nung umalis kami, nagulat na, may ready na kami magbayad, di ba? Ready na kami magbayad. Gumagawa ng ibang paraan. Ang dami na nangyari. Hinanap na namin sila sa immigration. Tapos, nung magbayad na kami, kasi wala na kami yung susunod magbayad ng mahal, biglang sabi, oh, wait a minute. Sabi ko, huh? Katingin na kami. So, tapos ito, pasmado pa, sabi ko, tayo mo kong iwi-wave. Sabi ba naman niya, are you gonna wave? So yun, eh bago kami umalis sa manager, iniwan ko yung, please check out my YouTube channel. Sobrang benta ko talaga sa kanya ta. You know, she's ganyan. Yeah. Tapos sabi ko pa, sabi yun. Tapos nilabas namin yung camera namin, walang memory card. Tapos sinayo pa na ano, ako yung kumunta ng Boracay Jingle. You know what, ganyan. Tapos sabi ko, you know, I have a kid inside, my kid inside. Diba may anak ako? He also appeared on the Colgate commercial here in Malaysia. Oo, si David kasi may commercial dito sa Malaysia ng Colgate. Tapos sabi ko pa, ano, I'm promoting your tourism country, Malaysia. Yeah, this is my first country ever. Yeah, binola po na namin. Punta, eh. Tapos sabi ko, you know what, I'm the one who suggests that we go for Malaysia Airlines because you are so ganyan. Accommodating, considerate. So yun, siguro nagbago isip niya or gumawa pa rin siya ng paraan pag alis namin. Oh, manager. Alam mo. Kung alam mo ba, ito nakakatawa ha. Sabi kasi ni Almira, punta tayong Philippine Airlines, gumatok tayo doon kasi baka may mga Pinoy na makakatulong. Utang, walang tao. So sabi ko, te, sa kabila na lang tayo, tara diretso na tayo sa Malaysian Airlines. Oo. Ayan. Lahat talaga bit-bit namin yung mga bagahe namin, akala mo. Pagdating namin ng Malaysian Airlines, kumakatok ako doon. Ko, lakas na tayo. Pero, so ngayon, baka maliit ulit kami, so tara na. So ayun, kanina masyadong malaki yung babayaran namin, as in mga 60,000-70,000. Eh, grabe yun, isang gabi lang. Ay, isang araw lang, magabayad ka ng ganun. Pero ngayon, naka-discount kami kasi 400 ringgits na lang per head. So at least, di ba? So thank you so much. Thank you talaga. And thank you din sa kaibigan ko na sinave niya agad ako nung nalaman niyang hindi kami nakaabot. Hinanapan niya agad ako ng ticket. Yun nga lang, mag-isa ako. Pero okay na yun, di ba? At least sinave niya agad ako. Ako lang mag-isa uuwi if ever. Pero syempre, ayoko silang iwan. Kaya sabi ko, mag-stay pa rin ako. Dapat pare-pareho kami ng flight details. So yun. Thank you, Joylyn. Thank you, Bidoy Alonso. Nakupunta kayo sa Island Girl Travel and Tours. Marami silang magagawa sa inyong tulong kapag mga ganitong problema. Sobrang nakaka-heartbroken ng trip na to. Sabi kasi ni Cara kanina, maghiwalay na daw kami. Mauna daw ako. Kaya po silang iwan. Sobrang nakakasad. So, kanya-kanya na lang tayo kasi iba-iba yung flight details ng PAL, ng Cebu PA. Kaya ako, binook na agad ako ng friend ko. So, thank you. Kaya sabi ko, makauwi lang tayo. Kanya-kanya na.
Eh, so, narealize yun. Sabi niya, huwag tayong mag-iwahiwalay. So, oo nga. O, sige, samahan niyo ko, sabay-sabay tayo ng oras. So, malik. Ayan, mag-New Year kami sa Pinas. See you. So, thank you so much for watching this vlog. So, grabe, parang teleserye po talaga ang araw na ito. Ang daming gana. Pero, at least, happy ending pa rin. May happy ending pa rin ang kwentong ito. So, lesson learned. Alam niyo na, pag may flight po kayo, lesson learned pag may flight kayo 4 hours before, ay hindi 5 hours before andun na dapat kayo, make sure na nakapag check in na kayo. Kami naka check in naman kami, pero yung immigration doon naman kami natagalan. So maraming salamat sa panonood, and paalam na po, subscribe, bye bye.